So magandang umaga po muli sa mga nanonood po sa kani-kanilang mga tahanan at sa lahat po ng maaabot ng mensahe pong ito. Ano mang oras po sa inyo, magandang umaga po sapagkat sa ating Panginoon kay ganda ng umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, February, love month daw sa mundo. No? Pero sa ating mga Kristiyano, every moment, every day, ay pinapakita po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. At siguro kanina sa mga inawit natin, ay alam nyo na po kung anong na-assign po sa aking topic. Unang linggo ng February, ang topic po na na-assign sa akin ay pagmamahal sa bayan. Love for our country. Ano po? So, ang tatalakayin po natin ay pinamagatan kong bayan ko, mahal ko. So, ang pagmamahal po sa bayan ay isang mahalagang tungkulin ng isang mamamayan sa kanyang bansang kinabibilangan. Noong panahon po ng mga ating mga ninuno, lalo na po yung mga bayani, sila po ay nagbuhos ng kanilang oras, ng kanilang lakas at maging kanilang buhay upang may pagtanggol lamang po yung ating bansa sa mga mananakop. No po? Maging yung kanila pong sariling buhay ay kanilang ibinuwis upang may pakita po nila kung gaano daw nila kamahal ang bayan kanilang kinabibilangan. Bagamat sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin kailangan na magbuwis ng buhay. No? Marami na po ngayon na mga magagawa, mga practical na magagawa natin upang maipakita po natin yung ating pagmamahal sa ating bansang kinabibilangan. Ngayong umaga po ay pag-aralan po natin yung mga practical na po yun, ng mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan na madalas po nanineglect ng maraming Pilipino. Ito po ay hinati ko po sa dalawang bahagi upang maging mas malinaw po sa bawat isa sa atin ang mga dapat po natin gawin upang maipakita ang pagmamahal sa ating bansa. Unang bahagi po ay how to show love for the country as an ordinary citizen regardless of your spiritual belief and political preferences. No po? So yung pangalawang bahagi po ay how to show love for the country based on biblical perspective. So dalawa po yan kasi hindi lang naman po dapat Kristiyano ang nagmamahal sa bayang kinabibilangan. So dito po, unahin po natin how to show love for the country as an ordinary citizen regardless of your spiritual belief. Ano man po yung paniniwala nyo basta Pilipino kayo. And ano man po yung kinabibilangan ng political colors. No? Hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating bayang kinabibilangan, ang bansang Pilipinas. Number one po, be a law-abiding citizen. So, dapat makita sa atin yung tayo mismo, mga Pilipino, ang kakitaan ng pagsunod ng pagiging law-abiding citizen natin. No? Law-abiding citizen exercise self-discipline. Dapat makita mismo sa atin yung disiplina. Ang daming sumisigaw ng pagbabago, tuwing eleksyon na lang ang ginadala po nila, pagbabago. Pero napakahalaga po ng pagbabago para mapakita natin sa ating bayang kinabibilangan, sa atin po mismo, tayo po mismo. Hindi po sa gobyerno magsisimula ang pagbabago. Lagi pong nasa sarili ng bawat isa. Wala ka man sa gobyerno, isang ordinaryong mamamayang Pilipino ka man, kailangan makita muna sa iyo ang pagiging disiplinado at masunurin sa mga batas na narito po sa Pilipinas. Ano po? Ikaw ba? Sa simple, bawat tumawid dito, no, napakaraming sign yan sa mga kalsada, bawal tumawid dito. Pero bakit ikaw Pilipino, Tagalog naman ang nakasulat, bakit ang dami pa rin tumatawid? No? Self-discipline po. Napakasimple lang pero marami po
Sa ngayon, sa kapanahunan natin, nakakalimutan na po ang ganitong pagmamahal sa bayan. Ikaw ba, sa simpleng pagkain mo ng candy, itinatapon mo ba ito ng pasimple? O ibinubulsa mo muna? Yun po yun eh. May mga maliliit tayong batas, gaano mang kalingit o kalaki ang umiiral na batas sa ating bansa, pag sinasabi natin batas ito na kailangan po nating sundin, kasi tayo po ay citizen ng bayan ito. Huwag po nating laging ipakarga sa gobyerno. Kailangan makita muna sa atin yung bagay pong iyon. Bawal tumawid dito. Nakamamatay. May namatay na. Sa susunod siguro, bawal tumawid dito. Pag tumawid ka dito, siguradong patay ka. So dapat makita po natin, simple, bawal magtapon ng basura dito. Pero bakit napakaraming tampak ng basura sa may nakalagay na ganun? Pagmamahal ba sa bayan yun? Simple, ano po? Hindi mo na kailangan may kinabibilangan kang iglesia. Hindi na kailangan nasa DDS ka, nasa Dilawan ka, nasa kulay puti ka, nasa pula ka, para lang may pakita ang pagsunod sa mga simpleng batas na to. To show our love to our country, kailangan tayo po ay maging law-abiding citizen. Pangalawa po, regardless po ng ating spiritual belief and political preferences, basta ikaw ay Pilipino, paano mo mapapakita ang iyong pag-ibig sa iyong bayan? Protect and preserve our natural resources, including our environment. No? Yung natural resources po, dito po kumukuha ng yaman ng Pilipinas. Kung hindi po natin kayang protekta ng ating mga natural resources, huwag naman po na tayo po ang pagsimula ng pagkasira nito. Tayo mismo sa mga maliliit nating kakayanan, kaya po natin i-preserve yung ating mga natural resources. Huwag po nating abusuhin, bagkus ito po'y ating alagaan. Kung hindi po natin kayang linisin ang kapaligiran ng ating bansa, huwag na po natin itong kalatan. No? Pilipino, ikaw ba ay biktima ng baha? Huwag mo na pong kalatan na nagbabara sa mga sterot kanal. Pilipino ang pagmamahal sa bayan. Pinipreserve niya kung anong mayroong natural resources tayo. Pinipreserve niya kung ano ang mayroong tayong kalikasan. At tayo po ay dapat po natin itong panatilihing malinis, huwag abusuhin at huwag nating dumihan. Simulan po natin sa ating mga sarili. Sa mga maliliit na mga bagay na magagawa po natin, yung hindi mo kalatan yung bansa mo, simulan mo sa harap ng bahay mo. Simulan mo, pag nasimulan mo yan sa bahay, sa harap ng bahay, sa buong komunidad, sa buong Pilipinas, lilinis po tayo. Ako po'y natutuwa sa bansang Japan. Napakalinis. Bakit? Kasi mahal nila yung kanilang bansa. Ayaw nilang masira ang kanilang bansa. Ayaw nilang makita na yung kanilang bansang kinabibilangan ay napakarumi. Pag pumunta kayo ng Japan, even yung mga kanal nila, pwede mong pag-swimmingan sa linis. Napaka-clear ng tubig. Siguro nakita nyo naman nung bumaha doon, di mo ba? Dito putik, basura sa kanila. Napakalinis po. Hindi ko po sinasabi o hindi ko kinukumpara ang ating bayan o hindi ko sinasabing mas mahal ko ang Japan. No? Dapat makita sa atin yung tayo mismo ang nagpuprotekta ng ating kalikasan dito sa bansang Pilipinas. Kasi ikaw, tayo ay Pilipino. Pilipino po ba tayo? No? Dapat ipinapakita po natin ito sa ating pagkilos upang mapakita po natin ang ating pagmamahal sa ating bansa. Pangatlo po, how to show love for our country as an ordinary citizen.
regardless of your political belief and spiritual belief. No? So be a productive citizen. Bawal ang tamad. Ang mga Pilipino, kahit saan nilagay yan, masisipag yan. Amen? Naniniwala kayo doon? Be a productive citizen. Hindi tayo dapat maging tamad at maging pabigat sa bayan. Napakahaba na ng pandemya. Mababasa mo sa social media, wala pa kaming natatanggap na ayuda. Uy, kilos-kilos na. Baka naman sa pag-aanad natin ng ayuda sa gobyerno, masaid ang ating bayan, mabaon tayo ng mabaon sa utang. Ang Pilipino dapat may pakita natin ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng ating pagiging productive. Kung anong talino mayroon ka, kung anong mayroon kakayanan ka, gamitin mo yun para yung ating bansa naman ay umangat at hindi mapag-iwanan. Huwag kang painom-inom sa kanto. Huwag kang pasugal-sugal. Be a productive citizen. Huwag umasa lagi sa tulong ng gobyerno. Kasi sabi po ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Hindi lagi kung ano yung magagawa sa akin ng gobyerno, kundi ano pa naman ang maibabalik natin sa ating bayan. Yun po ay sa pamamagitan ng ating pagiging productive. Gamitin po natin yung ating kakayanan, yung ating talino, para po maging productive tayo sa pag-angat ng ating bayan. Wag na po. Kung ano yung kakayanan natin sa maliliit na bagay, gawin natin ang tama. Kung ikaw ay teacher, nasa public school ka nagtuturo, be proud of it. Bakit? Ini-impart mo sa next generation yung na-impart sa'yo para yung mga Pilipino ay maging edukado at sa susunod na generation, magagamit po yan para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya tayo pinag-aaral hindi para maging rebelde sa gobyerno, para maging maayos ang ating bansang kinabibilangan. B, a productive citizen. Pang-apat po, how to show your love for your country regardless of your spiritual belief and political preferences. Exercise your right to vote. Hindi lang exercise your right to vote. Choose the best candidate based on track records, not on popularity, not on the color of money. Mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, tuwing election lang po tayo nagkakaroon ng rights, tuwing election lang tayo nagkakaroon ng kapangyarihan over sa mga candidates na yan, huwag naman nating ipagbili ang ating boto sa halagang 500 piso. Sapagkat ang ating pagka-Pilipino, ang totoong nagmamahal sa bayan, ang totoong sumisigaw ng pagbabago, hindi dapat nadadala sa pasayaw-sayaw, sa popularity, at hindi nagdadaan sa sobre ng pera. Kasi ang ating boto ay mahalaga sapagkat ito ang simula ng pagbabago. Kapag tayo ay pipili ng isang kandidato na may puso na makabayan, makadiyos, at hindi mapagsamantala. Kaya tayo paulit-ulit, ang dami na ng kaso na kulong dahil sa graft and corruption, makikita natin next election, nakaupo ulit. Mahal mo ba talaga ang bayan mo? Simulan mo sa sarili mo. Simulan natin sa ating mga sarili. Hindi 500 pesos, ano mararating niyan? 6 years yung mga nasa national government, 3 years yung mga nasa local.
compute niyo po yung 500 na binabayad sa inyo kung sino man po ang nagpapabayad tuwing eleksyon. Yun lang ang halaga mo bilang isang Pilipino. Pero tayo po ng mga nagmamahal sa bayan, binigyan tayo ng batas ng karapatang bumoto, karapatang pumili ng nararapat na maging leader ng bansang ito. Ang dami ng dumaan. Tingnan natin yung track record. Tingnan natin kung meron siyang kaso na hanggang ngayon, kaso pa rin. Pero bakit natin muling inilulukluk para pangunahan ang ating bansa? Anong mangyayari sa ating bansa? Tungo tayo sa korupsyon. Tungo tayo sa kawalan. Ang mga politiko na nanatili sa kanilang estado, nagiging mga milyonaryo, bilyonaryo, subalit yung mga mamamayang Pilipinong tulad mo at tulad ko na nanatili sa estado ng kahirapan. Bakit? Kasalanan po natin. Bakit? Binibigyan tayo ng pagkakataong pumili every election, pero hindi po natin ginagamit. Gamitin po natin ang ating isip. Gamitin po natin ang ating mga mata kung anong nakikita po natin doon. Ang dami pong mga tumatakbo na hindi popular, pero makikita niyo po yung totoong naisin nilang maglingkod. Yun po. Regardless of your spiritual belief, regardless of your political preferences, you must stand as a Filipino citizen para makita po yung pagmamahal sa bayan. No? Napakasimple lang ng mga bagay pong ito, subalit ito po'y nanineglect ng maraming Pilipino. Marami ang hindi gumagawa, subalit sila yung unang gumagawa. Isimulan po natin ang pagbabago sa ating mga sarili upang maipakita natin ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal natin dito sa ating bayan. Pangalawa po, how to show love for the country based on biblical perspective. Kanina hindi po ako nagbigay ng mga verses kasi regardless of ano yun, spiritual preference mo ng political. No? Pero dito, kasama tayong lahat. No? Especially the Christian. How to show love for the country based on biblical perspective. Love of country is important to God because He gave us our country to live in. Ginawa kang Pilipino, inilagay ka bilang Kristiyanong Pilipino sa Pilipinas, ang Diyos ang pinagmulan kung bakit may Pilipinas. Siya ang may likha ng langit, Siya ang may likha ng langit at ng lupa, lahat ng naririto ay Kanya. At pasalamat po tayo sa Panginoon. Kaya dapat nating mahalin ang ating bayan kasi ito ang bayan natin, Pilipinas, para sa ating mga Pilipino. Tayo ay inilagay ng Diyos dito upang mahalin, pahalagahan, dahil dito tayo inilagay. Sabi po ng Acts 17:26, from one man, He made all nations that they should inhabit the whole earth, and He marked out their appointed times in history and the boundaries of their land. Para may matirhan tayo. Inilagay ka dito sa Pilipinas dahil dito ka angkop, ginawa kang Pilipino ng Diyos para may matirhan kang isang bayan, kaya dapat mo itong pahalagahan. No? Marami pong nagsasabi na mga different belief, mga even Christians, some Christians, ang sabi po nila, hindi mo na kailangang mahalin ang bayan, ang bansa mo, kasi hindi naman talaga ito ang ating panghabang buhay na tinitirhan. Mali po. May purpose ang Diyos kung bakit inilagay tayo sa Pilipinas. May purpose ang Diyos kung bakit ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Kristiyanong Pilipino para po dito. At ang unang purpose ng Diyos na yon, para mayroon tayong matirhan. Inilagay dito
yung mga natural resources, lahat ng mga pangangailangan. Kung titingnan po natin during creation, no, sa Garden of Eden, inilagay niya doon si Adan, binigay niya lahat ng provision na magagamit ni Adan, pareho po sa ating kapanahunan. Ang bansang ito, iniligay tayo ng Diyos para mayroon tayong matirhan. Naglagay siya ng mga boundaries para ito lamang ating bansang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. So tayo mga Kristiyano, dapat pahalagaan natin ito. Inilagay tayo dito ng ating Panginoon para paghalagahan at bantayan yung mga blessings na pinagkatiwala sa atin. During the creation, sabi doon, di ba, let us make man according to his own image. Bakit? Bakit siya ginawa? To have dominion, no? Sa lahat ng kanyang nilikha. So, paano po ba natin may papakita bilang mga Kristiyano na biblical perspective ang pagmamahal sa bayang kinabibilangan mo, sa bayang Pilipinas? Number one, by being the salt and light of our country. Mga kapatid, asin tayo at ilaw ng bansang ito. Tayo dapat ang nagiging unang-unang kinakikitaan ng self-discipline. Kasi tayo ang umiilaw sa mundong sa bayan nito. No? Hindi lang sa mundo. Let us start dito sa ating bayan, sa bansang Pilipinas, maging asin at ilaw ng bayan ito. Baka naman ikaw Kristiyano, isa ka rin sa pasaway. Baka ikaw Kristiyano, sa halip na maging productive ka, umaasa ka rin. No, hindi po. Ang ipinagagawa sa atin ng Diyos bilang Kristiyano upang may pakita natin na minamahal natin ang ating bayan, tayo po ay nagiging isang magandang halimbawa. No? Kasi dito tayo inilagay ng Diyos. To have dominion, alagaan yung mga blessing na ipinagkaloob ng Diyos sa bansang Pilipinas. No? Sabi po ng Matthew 5:13-16, di ba, you are the salt of the earth. No? Pangkalahatan na po ito. But as a Filipino, we are the salt and light of this nation. No? Wala pong mag-iilaw ng tama sa bansang ito, kundi ikaw na naniniwala sa ating Diyos. Na makita sa atin, unang-una, yung magandang halimbawa. How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put in an under bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. The same way, let your light shine before others. Let our light as a Filipino Christian sa bawat ibang Pilipino kung paano natin pinapahalagahan ang ating bayan, ang ating bansa, dapat ikaw mismo, tayo mga Kristiyano mismo ay masunurin sa batas, tayo mga Kristiyano mismo ay tunay nagkaalaga ng ating kapaligiran, tayo mga Kristiyano mismo ang nagsasabi at nagtuturo for the next generation, especially sa ating mga anak, na mga kasama natin, kung paano kumilos bilang isang Pilipinong Kristiyano na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Tayo ay example ng pagiging isang mabuting Pilipino. Christian, inilagay ka sa Pilipinas, inilagay tayo sa Pilipinas para maging asin at ilaw ng bansa ito. Ang pagbabago wala sa tao. Ang pagbabago wala sa gobyerno. Ang totoong pagbabago para makita natin na ang bayang ito ay nagpa-prosper sa Diyos. Sa Diyos. Ang Diyos po ang tunay
na pagbabago. Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng blessing ng isang bansa at tayo ang ginagamit ng Diyos just to bless this nation. No? Dapat makita po sa atin yun. Every Christian is called by God to be an influence ng ating pong bansa. Dapat maging magandang halimbawa tayo sa iba. Yung motivation po natin kaya natin naiibig yung bansa ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Una, ang pinakamataas na pag-ibig ay yung pag-ibig sa Diyos. Hindi ko na po elaborate ito kasi dami po namin naka-series po dito about love. Nauna lang ako. No? Pero ang motivation po natin bilang mga Kristiyanong Pilipino kung bakit natin minamahal ang bansang kinabibilangan natin kasi ang bansang ito ay created by God for the Filipino people. Dapat po natin mahalin ang bansang kaloob sa atin kasi ang Diyos ang ay pag-ibig at ang yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagmo-motivate para mahalin natin yung ating kapwa, yung ating bansang kinabibilangan at lahat ng ipinagkatiwalang yaman ng bansang ito sa atin. Sabi po ng Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Your neighbor. Be a good example to your neighbor as a good citizen of this nation. Pangalawa po, paano po natin may papakita ang pagmamahal ng base po sa biblical perspective at makita po ito sa ating mga Kristiyano by bringing our country back to God. Proverbs 29:18, a nation without God, God's guidance is a nation without order. Happy are those who keep God's law. Pangalawang pagmamahal ang papapakita po natin sa ating bansa ay ibalik natin ang bansang Pilipinas doon sa plano ng Diyos. No? Bring our country back to God. No? Because, sabi po doon, di ba sa Proverbs, a nation without God's guidance is a nation without order. Ang bansang ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi ito pagmamay-ari ng mga politiko. Kaya po nawawalang order ang bansang ito kasi yung plano ng Diyos para sa bansang Pilipinas nababago dahil sa tao. Pero bilang mga Kristiyano na pinamahalaan ng Diyos ng kanyang mga nilikha, bilang isang Pilipinong Kristiyano, inilagay ka sa bansang Pilipinas, ang layunin ng Diyos ay madala mo ang bansang Pilipinas patungo sa naisin at layunin ng Diyos. A nation without God's guidance is a nation without order. How to bring our country back to God? Paano ba natin may babalik sa layunin at naisin ng Diyos ang bansang Pilipinas? Number one, biblical, submit to all authority. Christian, tayo po ay inuutusan na mag-submit sa lahat ng authority. Ngayong pandemya, kasama po ba tayo sa matitigas ang ulo? Bawal lumabas! Pero tayo mga Kristiyano hindi sumusunod. Submit! Kakitaan tayo ng magandang halimbawa ng pagsasubmit sa lahat ng authority sa bansang ito sapagkat sila ay mga lingkod ng Diyos din para sa kakaayos ng ating bansa. Rebellion is not from God. Ito po'y nagmula kay Satanas. Kaya anuman pong hindi natin pagsunod, ang hindi po natin pagsasubmit sa authority ng bansang Pilipinas. Hindi po sa Panginoon yan. Sa simula't simula pa po, ang rebellion ay hindi po mula sa Diyos. Ang rebellion ay nagmula sa kay Satanas. At ang rebellion ay sumisira ng isang bansa.
tayo mga Kristiyano. Napakalinaw dito. A nation without God's guidance is a nation without order. So, we need to bring our country back doon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng unang-una tayo ang nakikita ng lahat ng tao, ng lahat ng Pilipino na nagsasubmit sa authority. Hindi lahat ng pagbabago dinadala sa kalsada, ibagsak! No? Ang laban ng Kristiyano, iluhod! Kasi po, sabi po kanina ng ating inawit, no? The Lord is looking doon for yung ano, intercessor on behalf of our land. Sino yun? Tayo yun. Tayo. Tayong mga Kristiyano. Do you love your country? Let us bring it back to the Lord. Yung plano ng Diyos dapat ang makita. At yung unang-unang plano ng Diyos para tayo ay paniwalaan ng mga taong sumusunod sa atin, tumitingin sa atin, and even ng mga authority, no? Dapat tayo nagsasubmit sa kanila para makita nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin totoo at ang isang pinapagawa sa atin ng Diyos para maging maayos ang ating bansa, tayo mga Kristiyano ang unang-unang nagsasubmit sa authority, no? Sabi po ng Proverbs 17:11, an evil man seeks only rebellion. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. Ang masamang tao daw, ang ninanais lang niyan ay magrebelde. Bakit? Si Satanas po isang rebelde sa Diyos. Sa Ezekiel 28:12-18, makikita po natin doon kung paano si Lucifer nagrebelde sa Diyos. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay mahihigatan ng Diyos. Pero ang nais ng Diyos sa ating mga Kristiyano as a Filipino citizen, submit. Kung paano tayo nagsasubmit sa authority ng Lord, kasi nga po, ang dinadala po natin ay yung example ng kingdom ng Panginoon. So dito pa lang, sa ating bansang kinabibilangan, yung kingdom ng ating Panginoon dapat na ipapakita natin upang yung mga tao, hindi man tayo magsalita, nakikita nila na ang ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos. No? Nagsasubmit tayo sa Panginoon. And then, inilagay tayo sa isang bansa na gusto ng Diyos magkaroon ng order. E paano magkakaroon ng order? Dapat nakikita sa atin ang magandang ilaw. Halimbawa, how to submit to all authority. Amen! Pangalawa, paano natin maibabalik ang ating bansa sa plano ng Diyos? By praying for our country, for our government, and for our respective leaders, no? By prayer. Ito po'y duty ng ating mga Kristiyano para ipanalangin ang ating bansa, yung ating mga leaders. Ito ang duty ng ating mga Pilipinong Kristiyano, ang tunay na laban, ang tunay na pagbabago ay sa pamamagitan ng ating mga tuhod. Sa pamamagitan po ng pananalangin sa kanila, maibabalik natin sa original plan ng Panginoon ang ating bansa. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. If my people, sino yung people of God? Ito pa yung original na sinabi niya sa bansang Israel, sa mga Hudyo, sa Israelites. Subalit, tayo po ay kabilang dito. Lahat tayo na may Kristo na kinikilala, lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas,
You are the people of God. We are the people of God. And sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and He will heal their land. Ang pagmamahal sa bayan, nakikita natin ang kaguluhan, nakikita natin ang pagkakanya-kanya, nakikita natin ang pagmamagalingan, wala pong unity sa ating gobyerno. Kung mahal mo ang kinabibilangang bayan mo, iniluluhod natin ito. And I praise God, every Wednesday, isinasama po yan. Mula sa ating barangay, sa local level, sa national level, lahat po yan isinasama natin every Wednesday. But, as a Filipino Christian, lumuhod tayo kahit tayo lang. On behalf of our land, ng ating bansang Pilipinas. 1 Timothy 2:1-4, I urge then first of all, the petitions, prayer, intercession, and thanksgiving may be made for all people, for the kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants us all people to be saved and to come to acknowledge of the truth. Sabi po dito, yung pananalangin daw po natin, it pleases God, our Savior. Pag ipinapanalangin pala natin yung mga namumuno, yung kaayusan ng ating bansa, napakabuti po nito sa paningin ng Diyos. Prayer is a key para po makita natin yung pagbabago magaganap sa ating bansa. Simulan po natin, mga Kristiyanong Pilipino. Simulan natin ang pananalangin. Sa halip na magalit tayo sa gobyerno, kung ano-ano ang mga ginagawa, hindi naman po natin kayang baguhin yan. Subalit ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang sabi sa atin, anak, tumayo ka. Stand in the gap para sa ating bansang kinabibilangan. So paano pa po natin may papakita yung ating pagmamahal sa ating bayang kinabibilangan? Ayon sa salita ng Panginoon, by being morally upright. As a Christian, we need to stand up for what is morally right. Kung mahal mo ang Pilipinas, dapat laging tama at nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Kaya niya hindi pinagpapala ang isang bansa dahil sa kasalanan. So dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito kahit tayo ay kabilang sa isang gobyerno na gustong gusto natin. Kay Tatay Digong ako, kay DDS ako, dapat tayo kahit tayo mga Kristiyano sa Lord ako. Hindi tayo nakikiayon. Dapat makita sa atin, ano man ang mangyari, may pakita natin ang tama. Dapat makita sa atin yung integrity of being morally upright. No? Nabubuhay tayo sa Pilipinas para i-represent po natin yung ating hari. I-represent natin si Jesus Christ sa bansang Pilipinas kung papaanong namumuno ang ating Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Dapat ang Diyos ay galit sa kasalanan. Dapat tayo mga Kristiyano ang makitaan ng tunay ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Walang Kristiyanong nagsusugal. Walang Kristiyanong umiinom ng alak, lalo na dyan sa mga kanto-kanto.
Wala po. Namumuhi tayo sa kasalanan. At malinaw po dito, pag walang guidance ng Panginoon ng isang bansa, magulo. At ang Panginoon ang sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves, no? Bakit? Pakikinggan tayo ng Diyos sa mga nakikita na kasalanan ng ating bansa, akuin nating lahat ng Kristiyano. Yun yung standing in the gap. Sa kasalanan ng sambayan ng Pilipino, inaako nating mga Kristiyanong Pilipino sa kapakanan ng bansang ating kinabibilangan. Gusto niyo po bang makita ng ating bansa ay nanunumbalik sa Diyos? Huwag nating labanan ng gobyerno, bagkos tayuan natin ang tama sa mata ng Diyos. Yung righteousness ng Panginoon ang ipamuhay natin upang maging magandang halimbawa po tayo na susundan ng ating kapwa Pilipino, nang sa gayon magiging kalugod-lugod po sa mata ng Diyos ang bansang Pilipinas. Sabi po ng Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Righteousness exalts a nation. Tayo po yung pagmumula nun. Tayo mga Pilipinong Kristiyano ang pagmumula nun. Yung righteousness ng Lord, nire-represent natin si Jesus Christ, nire-represent natin yung kingdom of God sa ating mga buhay as a Filipino Christian. Nakikita ng community, nakikita ng nasa gobyerno, nakikita ng lahat ng Pilipino. Yun po dapat ang makita at makita sa atin. Sabi po ng Romans 12:21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Ano po? Dapat makita po sa atin. Sabi ko po kanina, to show love for our country, we need to submit to all authorities. Di po ba? But we need to be more vigilant. Bakit? Yes. Sabi ng Bible, para madala natin ang bansa natin sa Diyos, we need to submit. But maging maingat po tayo. May mga batas ang bansang ito na ninanais maipasa, subalit hindi po ito naayon sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo tatayo as morally upright Filipino Christian because we represent the kingdom of God. Tatayuan natin yung mali. No, hindi parang sumigaw-sigaw. Ibagsak ang ating gobyerno. Hindi po. Tatayo tayo sa ating panalangin. Tatayo tayo sa ating mga kilos sa pananalita at makita sa atin na yung mga batas na yon ay hindi natin inaayunan, sapagkat kapag inayunan natin yun, tayong buong bansa ang magsasuffer. Di po ba? Righteousness exalt a nation. Without righteousness, hindi po natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos. May mga laws po na dapat po nating bantayan. Ang pagmamahal sa bayan, hindi laging tinitingnan natin, masunod natin ng gobyerno. Lagi natin tatandaan, mga Kristiyanong Pilipino, unang-una dapat nating sinusunod ay ang salita ng ating Panginoon. Ang tinatayuan natin ay ang salita ng Panginoon. Any laws that contradict doon sa salita ng Panginoon, ito po ay hindi po natin dapat ayunan. Kasi tayo mga Kristiyano, binabalik natin yung Pilipinas sa ating Panginoon. Si Pedro po ang nagsabi na dapat po tayo mag-submit sa authority. So sabi po niya sa Acts 5:29, we must obey God rather than human being. You must obey God rather than human being. Pero sabi ni Apostle Peter, submit to all authority.
Pero kapag ang yung batas na yon ay sumasalungat na at pumipigil na sa atin bilang mga Kristiyano at hindi na po ito naaayon sa salita ng ating Panginoon, ang sabi po dito, we must obey God rather than human beings. Ganun din po ang ginawa po dun sa Daniel 3:18 ng tatlong magkakaibigan. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sabi po niya, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your God or worship the golden image that you have set up. No? Si King Nebuchadnezzar, no? Nagtayo siya ng isang ribulto at nagbaba siya ng kautusan. Lahat ay dapat sumamba sa ribultong yan. Ang hindi sasamba, papatayin. Ano po yung ginawa ng tatlong Kristiyano na sina Shadrach, Meshach, and Abednego? Sinunod po ba nila? Hindi. Hindi po sila sumunod. No? Ganon din po doon sa Exodus 1:17 at 20 and 21. Yung mga midwife po doon, inutos po ng parao dahil po nakikita nila na yung mga Israelites, no, dumarami na sa bansang Egypt. Yung sabi doon sa mga midwife, pag lalaki, patayin nyo. Pag yung mga babae Israelita, pag sila ay ang ipapanganak nila ay lalaki, patayin ninyo. Pero ano po bang ginawa ng mga midwives na to? Sabi po dito, but the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them. But let the male children live. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, He gave the families. Binless po ng Diyos yung mga midwife na hindi sumunod doon sa utos ng King of Egypt na patayin yung mga batang Israelita na ipapanganak kasi dumarami. Pero dahil dito sabi, natakot yung mga midwife sa Diyos kesa doon sa King na nag-utos sa kanila. Kaya po, yung pagpapasakop sa gobyerno, tama po yung gawin. Subalit, bantayan po natin. Kung nais natin na maging maayos ang bansang ito, bantayan po natin ang bawat ginagawang batas. Dahil po hindi po lahat ng nakaupo sa gobyerno ay may takot sa Diyos. Hindi po nila alam yun. Subalit tayo, inilagay tayo ng Diyos dito, tagapagbantay, upang mapakita natin na tayo mga Kristiyano tulad ng Panginoon ay hindi natin inaayunan anumang batas na hindi ayon sa salita ng ating Panginoon na sumusupil ng mga maliliit. So, lahat tayo may karapatan. Subalit, ang Diyos ang dapat nating unang sundin. Wala pong gagawa nun. Bantayan po natin yung mga batas na yun. Di po ba? Malakas ang boses natin. Kasi ang boses natin ay boses ng Diyos. Kahit hindi tayo sumigaw sa kalsada, we against that law. No. We are against that law. Hindi yan dapat. Hindi dapat. Hindi. Sinusumbong natin sa Diyos. Sumbong natin sa Diyos. And then, pag tinanong tayo, diretsahin natin sabihin kung anong stand natin. Kahit makasagasa tayo ng mga grupo, pag sinabi ng Panginoon na ito ay hindi pwede, hindi pwede. And let us stand for that truth. No? As a Filipino people who love their country, dapat maging morally upright tayo. Kasi kinalulugdan ng Diyos ang isang bansa na sa Kanya ay nagtitiwala.
Sabi po ng Psalms 33:12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Blessed is the nation whose God is the Lord. So, dapat tayo mga Kristiyanong Pilipino, para maging blessed ang ating bayan, let us stand for what is morally right sa harapan ng Diyos. Pang-apat po, paano natin madadala ang ating bansa sa plano ng Diyos upang maging maayos, mabuti ang ating bansa? Go and share the gospel to our country and countrymen. Ito po yung susi ng lahat. Para may maging maayos na batas, kailangan maraming mga makakilalang mga nanunungkulan sa gobyerno patungkol sa ating Panginoon. Ito ang susi ng lahat. Ang bansang ating kay nabibilangan ay may papanumbalik natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Hindi lamang po yun sa pamamagitan ng ating mga kilos at gawa, kundi sabihin natin si Kristo ang tunay na magbabago ng bansang ito. Para masunod ng tao ang mga simpleng batas na sinabi ko kanina, ipagkilala natin si Kristo sa buong Pilipinas. Huwag na nating sabihin muna buong mundo, no? Dito po muna tayo sa Pilipinas. Ang dami pa pong hindi nakakilala sa ating Panginoon. Ang dami pa pong mga Pilipino na nagahanap ng pagbabago. Ang dami nilang sinusubukan na mga politiko kasi hindi nila alam. At ang susi po para maging maayos ang ating bansa at mapanumbalik natin ang ating bansa sa tunay na plano ng Diyos, at ang plano na yon ay maging kanyang bansa ng bawat Pilipino na naririto ay kumilala sa kanya bilang isang Diyos. Sino po ang may hawak ng susi na yon? Tayo po ang may hawak ng susi na yon. Just to share the gospel. Pakilala natin si Kristo. Dito po natin may papanumbalik ang ating bayan, no? Nasa mga kamay natin, mga mananampalataya, ang susi na yan. Kung talagang mahal po natin ang ating bansa at nais natin po maging maayos, ito ay simulan po natin ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa kanila. Simulan po natin. Kung tayo ay may mga nakakausap na politiko, i-share natin si Kristo. At sa ating mga kapitbahay, kung gusto natin na yan ay mga sumunod sa batas, maging maayos ang ating bansa, ang ating barangay na kinabibilangan, na siyang bumubuo ng ating bansa, i-share natin si Kristo. Simulan po natin ibahagi. Yun ang totoong pagmamahal sa bayan. Maging maayos yung bayan kinabibilangan. Hindi natin kayang ayusin yan. Pero kaya yan sa pinagagawa ng ating Panginoon. Ikaw kapatid, ako ay nilagay dito sa Pilipinas. Ginawang Pilipino ang purpose unang-una ng Panginoon. Sa bansang yan na kinabibilangan mo, ibahagi mo siya. Kapag ganagawa po natin yan, tiyak, makikita po natin yung progress ng bansang Pilipinas. Huwag natin hanapin sa tao ang pagbabago na yun. Tayo mismo mga Kristiyanong Pilipino ang kumilos, go ye and make disciple all our nations. Huwag na muna yung world eh. Dito na muna tayo sa ating bansa. Share the gospel sa lahat ng nanonood. Gusto mo ba na maging maayos ang iyong bansa? Simulan mong lumuhod sa Panginoon. Simulan mong tanggapin si Kristo. Makikita mo ng bawat Pilipino from Luzon, Visayas, to Mindanao, kapag kinilala ang Diyos, no, na siyang Diyos ng Pilipinas,
makikita ninyo, makikita nating lahat ang totoong pagbabago ng isang bansa. Makikita natin na kung sinasabi natin ang ating bansa ay pinamumunuan ng mga korap, talagang magiging korap yan even during the time of Jesus Christ. May corruption na. Subalit ang nais ng Diyos na inilagay sa bawat isa sa ating Kristiyano para mawala yung korupsyon na yan sa bansa at tumayo tayo bilang isang bansa na matatag, bilang bansang mayaman, punong-puno na po tayo ng natural resources. Hindi lang po ito nakukuha natin kasi ang nais ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay manumbalik sa Kanya. Ang plano ng Diyos sa atin ay maging Kanyang lingkod. Hindi po maglilingkod ang bawat Pilipino at ang bayang ito ay mananatiling hati-hati kung hindi natin ipapakita ang magbubuo ng bansang ito. Walang iba ang ating Panginoon. Simulan po natin, mga kapatid. Simulan natin. Malapit na naman ang eleksyon. Makikipagkamay na naman sa atin ang mga politiko. Pwede ba i-share natin si Kristo para naman may maupo na may takot na Diyos sa gobyerno at upang maging maayos ang ating bansang kinabibilangan. Mga kapatid, sa pagmamahal sa bayan, hindi natin iniibig ito tulad ng pag-ibig ng mga walang pagkikilala sa ating Panginoon. Yes, tayo po ay mga temporary lang sa bansang ating kinabibilangan. Hindi po ito ang ating pong tunay na kaharian. Sapagkat tayo na kumikilala sa ating Panginoon, ang ating destinasyon ay langit. Subalit, tayo po ay nilagay ng Diyos sa bansang ito upang tayo po ang unang magmahal, magpahalaga hanggang sa tayo po ay kunin ng ating Panginoon. Kung walang magmamahal ng bansang ito, wala po tayong titirang iba. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. At bilang mga Kristiyano, gusto natin ay maging maayos na gobyerno. Gusto natin maging maayos na pamayanan. Gusto natin maging maayos na Pilipinas. Dali natin sa Diyos ang bansang ito. Dali natin sa Diyos. Submit to all authority. Bring back our nation to the Lord by praying, by evangelizing. Ito po ang totoong pagbabago na hinahanap natin. Do you love Philippines? Mahal niyo po ba ang bansang Pilipinas? Ang totoong pagmamahal sa bansang Pilipinas ay pagmamahal po sa bawat mamamayan Pilipino. Share the gospel sa lahat ng Pilipino. Sapagkat pag nasharean po natin ng gospel ang bawat Pilipino, kikilos yan according to the will of God. Anak, makikinabang po dito ay ang buong Pilipinas. Simulan po natin ngayon. Simulan na nating manalangin. Kung hindi nyo kayang ipanalangin ng individual, punta po kayo dito ng Wednesday. We are very concerned about doon po sa ating bayan. Every Wednesday, ipinapanalangin namin ang aming bayan, ang ating bayan. Nais nyo po bang makiisa? Simulan po natin na ipanalangin ito. Ito po ang tunay na pagmamahal sa bayan. Ito ang totoong pagmamahal sa bayan. Tayo mga Kristiyano, makita sa atin yon sa pamamagitan ng ating pagluhod sa ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga namumuno, ipanalangin natin ang kaayusan ng ating bansa, ipanalangin natin ang ating mga gumagawa ng batas, upang ang mga batas ay maging kapakinabangan sa ating mga Pilipino at hindi po pahirap sa bayang Pilipinas. Tayo po yun. Tayo mga Kristiyano ang gagawa noon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa bansang aming kinabibilangan. Salamat, Panginoon, kapag sapagkat mayroon kaming natitirang bansa na kung saan malaya po kami nakakakilos. Mayroon kami mga natural resources na pinagkaloob niyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Ama, aming pong dalangin, O Diyos, inyo pong pagpalain ang bansang Pilipinas. Natunay, Panginoon, ang bansang ito ay mamunumbalik sa inyo. Mula sa mga namumuno sa aming gobyerno, mula sa presidente, vice-presidente, mga senators, congressmen, O Lord, na gumagawa ng mga batas down to the local government, Father God, even for the barangay level, Father God, O Diyos. We pray, Father God, O Lord, na makita po nila, Panginoon, na ang lahat po ng kanilang gagawin, Panginoon, ay hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kapakanan, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Lord God, kayo po, Panginoon, ang pag-asa po namin. At bilang mga Kristiyanong Pilipino, Panginoon, inuutusan niyo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mag-submit sa bawat namumuno at sa pagkabila ng pag-submit na to, Panginoon, ay matuto kaming manalangin para po sa aming bansa kasama ang aming mga namumuno, Panginoon, sapagkat ang bansa, Panginoon, na kayo po ang Diyos, Panginoon, ay bansang pinagpala. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Natunay, Panginoon, dumaloy ang pagpapala sa bansang ito, Panginoon. Lord, wala pong magmamahal sa bansang ito, Panginoon, kundi kaming mga Pilipino. At walang magpapahalaga sa bansang ito, Panginoon, at magdadala ng inyong mga salita, Panginoon, para maging maayos ang bansang ito, Ama, kundi kaming mga Kristiyanong Pilipino, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Ama, na may bahagi po namin kayo, Panginoon. Yung kingdom-minded po namin, Father God, O Lord, your kingdom, Father God, O Lord, na maging bahagi po ng bansang ito, Panginoon. At tunay, Panginoon, O Diyos, ikaw ang pag-asa ng bansang ito, Panginoon. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, na mga Pilipino, Panginoon, kung hindi po namin namamahal ang bansang ito na kami, Panginoon, ay ibinilang nyo, Panginoon. Lord, as a Christian, Father God, O Lord, as a Filipino Christian, Father God, of this nation, Father God, we stand in the gap, Father God, O Lord, on behalf of their land, Father God. Oh, Father God, O Lord, I pray, Father God, we pray, Father God, O Lord, for this nation, Father God, O Lord, na kayo pong maghari, Panginoon, kayo maging Diyos, Panginoon, ng bansang ito, Ama, pagpalain niyo pong bansang ito, Panginoon, O Diyos. At itlayo niyo, Panginoon, ito, Panginoon, sa mga corrupt officials, Father God, O Lord, na this coming election, Father God, magtayo kayo, Panginoon, na mga mamumuno, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, at wala po silang iisang isipin, Panginoon, kundi ang totoong paglilingkod, Panginoon, sa kapakanan ng bansang Pilipinas, Father God. As a part, Father God, O Lord, ng pagbabago ng Pilipinas, turuan niyo po kaming mga Pilipino na maging maayos ang aming pamumuhay, Panginoon. Maging masunurin ang bawat isa sa amin sa batas, Panginoon, na umiiral, Panginoon, sa ikakaayos ng bansang ito, Father God, O Diyos. At kami mga Kristiyano, Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon, maging matapang po kami, Panginoon, sa pagtayo sa katotohanan, Panginoon. Although, Father God, inutusan niyo po kami, Panginoon, na magpasakop sa lahat ng uri ng gobyerno, Father God. But Lord, magbigay kayo, Panginoon, sa aming Panginoon ng moral authority, Father God, to stand firm, Father God, O Lord, ng aming pananampalataya, Father God, O Lord, na anuman po mga batas, Panginoon, na umiiral, Panginoon, O Lord, na hindi po sa inyo, Ama, Lord, hindi po ito may sa batas, Father God, yung mga panaplano, Panginoon, na against your words, Father God, O Lord, na magpapabagsak ng bansang ito, Ama. We, as a Christian, as a Filipino Christian, Father God, O Lord, ay tumatayo, Panginoon. Lord, help us, O Father God. Lord, let your Holy Spirit be, Father God, O Lord, teach us, Father God, and guide us, Father God, on how to stand as a Filipino Christian, Father God, O Lord, for this nation, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Ama. Lord,
sa mga oras pong ito, Ama, we declare, Father God, that this country, Philippines, Father God, O Lord, Ikaw po ang tunay na Diyos from Luzon, Visayas, Tumindanao, Panginoon. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Father God. Sakupin niyo kami, Panginoon. Sakupin niyo ang buong Pilipinas upang makita po namin ang totoong pagbabago at makita po namin ang tunay na pag-angat, ang tunay na may takot sa iyo. Isang bansa na sinasabi nila, bansang Kristiyano, Panginoon. Subalit kami po tayo, Panginoon, na we are a Christian nation, Father God, O Lord, sa pamamagitan ng aming tunay na pagsuko sa inyo, Panginoon. Isinusuko po namin sa inyo ang aming gobyerno. Isinusuko po namin sa inyo ang aming bansa, Father God, O Lord. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Padaluhin niyo ang pagpapala, Father God. Hindi lamang po, Panginoon, sa maliliit, sa mga mayayaman, Father God. But balance, Father God, yun ang pagdaloy, Panginoon, ng yaman ng Pilipinas, Father God, mula sa maliit-liit ang mamamayan sa mga bawat barangay, Father God, O Diyos, ay maranasan po ang pagkilos ninyo, Father God, O Diyos. Ang pagdaloy ng blessing, Father God, na nagmumula sa inyo, Father God. Ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, iparanas niyo po sa bawat isang Pilipino, Panginoon, sa bansang ito, Father God. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila tayo sa inyo po lamang, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kaysa ng Santo Espiritu. Amen. Magandang umaga po sa inyo.